Hey everyone, it's me, Jai, and welcome back to another video. For today, ang gagawin natin ay sasamahan niyo lang ako sa mga mangyayari ngayong araw na to. This is just going to be a simple day and sasamahan niyo ako mag-pack for our travel para bukas. Sasamahan niyo ako ano pa yung mga gagawin ko ngayong araw na to ng mag-isa. So, ito yung routine ko everyday. Nag-aayos ako ng day bed kasi pag naka-open tong aircon ko, ang ginagawa ko, dito ako natutulog para since inverter siya, mas matagal, mas mura yung makakain niyang kuryente. So, for me, ganun yung ginagawa ko. Kaya ganyan yung binili kong bed para mahigaan ko kasi nga super comfy siya. Good morning! Good morning! Tumahan niyo na ako mag-breakfast na. Ang oras ay 9:35. So, pag morning, since diet-dieta ng peg ko, and then nag-oatmeal lang ako. Kaya kung hindi man, nagkakain ako sa baba ng sobrang konting ulam, tapos mag-fruits ako dito pagdating sa taas. Last time, nung nag-start na ako mag-workout, medyo kumakain pa din ako ng rice. Pero ngayon, totally iniwasan ko na talaga siya ulit. Magaling naman ako mag-discipline sa sarili ko. It's just that nakakagutom lang talaga at mahirap. Magutom. Alam niyo ba lately, as much as possible, once a day na lang ako magkape kasi sobra-sobra na yung nervous ko kapag nakarinig lang ako ng something. Nangyari galing sa motor na putok, pag ina-start, sobrang kabado na talaga ako. O kaya pag medyo maramdaman ko na konting nagsishake kahit heartbeat ko lang pala yun, kinakabahan talaga ako. Okay, so since tapos na ako maghugas ng pinagkainan ko, mag-breakfast, minum ng vitamins, ang gagawin ko ay itatransfer ko yung ibang mga nandito kasi bumili pa ako ng isang organizer dahil tatlo lang, so may isa pang bahanting space din kailangan kong lagyan para maging pantay siya sa paningin ko. And at the same time, malilinis natin yung mga nandito sa gilid. Ang maiiwan lang ay yung mga organizer. Shower at nagbihis lang ako. Di ako nagbasa ng hair kasi ang gagawin ko mamaya, maglalakad lang ako hanggang pauwi. So, bibili lang ako sa mall ng iba pang mga kailangan ko para sa travel namin. Ganito talaga ako actually kapag lumalabas ng maaga or babalik din naman ako sa bahay. Hindi muna ako nagbabasa ng ulo kasi mapapawisan lang rin naman ako. So, shower lang muna. Tapos, mamaya na ako maliligo pag nakauwi na ako. At baka magtaka kayo kasi sinabi ko nga kanina, ito yung routine ko, ito yung mga ginagawa ko. Pero hindi ako everyday nag withdraw. Masyado nang pangmalakasan yun. Nag-withdraw lang ako pag meron akong malaking halagang ilalabas kasi ibibigay ko rin yun sa parents ko. So, kukuha lang rin ako ng konti para sa pan-travel namin. So, ayun, samahan niyo ako. Let's go! Let's go! So, ayan, kakatapos ko lang po mag-withdraw. At ngayon, naglalakad ako papunta ng market-market. Doon ako bibili ng mga iba ko pang kailangang bilhin. Our travel nga, katulad ng sinabi ko kanina. Bibili ako ng conditioner, ng sabon, tapos toilet cleaner pala. Buti na lang medyo nawala yung araw. Kanina kasi, sobrang tirek ng araw eh. Mag-aayos lang ako mga gamit tapos kakain and then balik tayo mamaya. See you later. Okay guys, so ngayon kakatapos ko lang maligo, kumain na rin ako at mag-aayos na ako ng mga gamit para dadalihin bukas. Medyo madami-dami to, so baka matagalan ako. Bear with me at samahan nyo ako na isa-isa yung mga dadalhin natin. Let's go. Yung mga iba ko pang damit na hindi ko pa nagagamit o kaya yung mga pang winter, ito siya lahat.
So, ito yung ginagawa ko. Nag-transfer lang ako ng mga kailangan ko, mga pang skincare ko. Ayan, para nasa maliliit na lang siya nilalagyan, organizers. Kaya ito, kakabili ko lang nito kanina. So, yan, inaayos ko pa siya. Medyo makalat pa, pero ito ang mga necessary. Okay, so pang nagta-travel ako, share ko lang sa inyo. Ito yung mga dinadala ko. Siyempre, lotion. Kasi every night, hindi pwedeng hindi ako maglagay ng lotion kasi nasanay na rin ako. Dati pa high school pa lang ako lagi talaga akong naglalagay nito. Sabon, not sponsored, in case na walang sabon doon or maliit lang, at least meron akong extra shampoo if ever wala kasi si Aga nadala. At least meron ako, sa akin na lang siya hihingi. Hindi nawawala yun. Palagi akong merong extra for Aga. Bumili rin ako ng conditioner. Yan, yung mga dinadala ko. Kasama-samain ko na dito sila sa isang lalagyan. Itong mga pang skincare. Meron akong sunscreen, meron akong kels pang under eye, meron ako brightening cream. So, yan yung mga skincare ko pag gabi. Actually, mas marami akong skincare pag gabi kaysa pag umaga, sa totoo lang. And cotton, tapos toner. So, I'm gonna bring my facial wash. Buti na lang may libre. Nung bumili ako, meron libre ganito. At least, pwede siya pang travel. Ito lang yung mga dinadala ko na pagdating sa mukha at sa katawan. Ay, bumili rin ako kanina ng pabango. Para ito na lang yung dadalhin ko. Pagpunta hanggang pag-uwi, kasya na to. Kasi magdala pa ako ng sobrang bigat at malalaki kong perfume. So ngayon naman, ang natapos ko ay ang mga gamit ng doggies. Para pag naiwan ko sila dito, meron ng mga naka-reserve na diaper. A lot of treats here. Ito yung mga pinamili namin kahapon ni Aga at yung bago nilang lalagyan ng poop plastic. Sobrang cute. Anyway, itong paper bag na to is for them. At di pa ako nakakapagsimula magayos ng para sa sarili ko. So, isa-isahin natin mamaya. Katulad yung sabi ko kanina, isa-isahin natin mamaya yung mga dadalhin ko. So, yun na nga. Ayan. Napakadami. Actually, lahat to, mga pantulog. Walang ba't na yung dadalhin ko? Kasi, meron akong mga nabili na sa Shopee or sa iba pang mga online shops. Ito, mga swimwear. Dapat gagamitin ko siya kasi meron kaming outing ng friends ko pero never nang natuloy. So, good thing naman na dumating tong Siargao at finally, magagamit ko lahat ng mga binili ko. Actually, wala naman talaga akong dadalhin na damit. Puro pantulog. Anyway, ayun na nga. So, simulan na natin. Banggitin isa-isa lahat ng mga dadalhin ko. So, I have this one. Pili ko nakita nyo na ito na nag-ayos-ayos ako. Nabili ko rin ito online lang. Super cute. So, dito ko na lang siya ilalagay. Ang bala ko kasi talaga, unti lang yung dadalhin ko para kung sakaling mang meron akong mabiling mga pasalubong, marami pa akong paglalagyan dito sa maleta ko. Uy, in fair ha, napakatagal na nitong maleta ko. Kung mapapansin nyo, every time na travel ko, isa lang yung ginagamit kong maleta. So, nagdala rin ako nito. Nadala ko na ito dati sa Boracay. Dadalhin ko rin siya ulit. Sayang naman kung di natin magagamit, di ba? Mga pampatong, yun yung mga kailangan ko talaga. Tapos, ito, mga pang-cover up. Pag naka-swimsuit, syempre ayoko naman maglabas ng kaluluwa ng malala. So, lalagyan ko na. Magdadala ko ng mga ganito. The next one, yung mga undergarments ko. Syempre, hindi ko na ipapakita. Pantulog. Iba nga dito, nagamit ko na. Dadalhin ko na lang din ulit kasi ayoko na bumili ng mga panibagong gamit. Actually, wala akong biniling gamit. Wala akong biniling panibagong mga damit. Sa pagpunta namin sa Siargao, itong mga ipapakita ko mamaya ay nasa content ni Aga to. So, yun lang yung mga napamili namin kahapon. Ito, sa Palawan ko pa to binili nung bago kami magpalawan. Hanggang ngayon, di ko pa rin siya nagagamit. Ang pambaba. Tapos, ang patong ko lang dito ay top na bra. Shorts. Meron din akong dinala. Maraming nagtatanong sa akin kung saan ko to nabili. Sa H&M po ito. More shorts. Ito, Palawan days pa rin to. Hindi ko nagamit. Partner na pantulog ko. Weird, no? Parang pumunta ko sa Siargao para matulog. Pantulong. Hindi ko na inisip kung ano yung mga dadalhin ko basta tinignan ko kung ano yung mga pwede. So, dun na ako mag-iisip ng mga ipampapartner-partner. Kasi meron ako dito mga biniling spaghetti strap online lang rin. At ito, nagamit ko na to dati nung pumunta kami Antipolo. Nag-outing kami ng family last year. Okay guys, so tapos na ako magayos ng mga undergarments. And now, dadala rin ako syempre ng extension para if ever na wala masyadong saksakan, at least meron ako. And syempre, plastic para sa mga maduduming damit, para hindi nakakalat siya sa loob ng maleta after. So ito yung nabili na
namin kahapon ni Aga, couple kami nito. At ito ang gagamitin namin bukas sa aming pag-gawin. And this one, beach. Beach? 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 Shorts. Super cute and nice. Tapos, cover up. Actually, hindi ako masyadong prepared ngayon. Dito sarcastic, pero totoo, hindi ako masyadong prepared. Talaga kung ano lang rin yung makita ng aking mga mata, yun ang aking kinuha. Sobrang ganda nito na bili ko. At syempre, pagsasama-samahin ko na yung mga swimwear ko in stocks. And meron akong aqua shoes dahil pag nag-island tour kami, for sure kakailangan ko nito para safe ang ating mga paa. So meron din ako dito na bigay sa akin nung Palawan days pa na never ko pa nagamit. So ito siya. Kasi yung isa nagamit ko, color black yun, ito hindi pa. Kung sana magamit ko siya this time. So ayun na siya. Ito na yung laman ng maleta ko. Pinagsiksik ko lang lahat dyan. Ito yung mga yan. Dalawa na lang yan. Dito na lang sa part na to ilalagay. Tapos ang isang bag ko ay yung aking hand carry. Hindi ko pa naayos. Pero wala naman na rin ako masyadong dadalihin. Mga kailangan lang like IDs, ball pen, alcohol dun siya sa hand carry ko. We did it! Gamitan. Nakita niyo yung mga ginawa ko today, kung saan ako pumunta. And sobrang excited ako na mag-travel ulit after ilang months. Sobrang excited ako ipakita sa inyo kung saan ba kami pupunta. At kung sino-sino ang makakasama ko para sa Sherco trip na to. Ay guys, dito ko na po tatapusin ang video na to. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed and if you did, please like and subscribe. And I'll see you in my next vlog. Bye!